Good morning, sunshine! Good morning, universe! Masayang sambit ni Lulu pagkabangon niya sa kanyang kama. Pagkatayo niya ay kaagad niyang binuksan ang kurtina sa bintana. Sumilip sa bintana at saka nilanghap ang sariwang hangin mula sa malawak na bukirin. Napapikit pa siya ng tamaan ng sinag ng araw ang kanyang mukha. Another day to slay! Pagkaraan ay bumaba siya mula sa ikalawang palapag ng kanilang tahanan at doon ay naabutan niya ang kanyang ina na si Aling Yoli na nagluluto ng umagahan. Scrambled eggs at pritong talong sinamahan pa ng sinangag ang pagkain nila ngayong umagahan. Humalik siya sa ina nito at saka ito binati. Good morning, Ma! Good morning, anak! Maupo ka na dyan at na makakain ka na. Tugon naman ng ina habang abala sa pagluluto. Kinuha ni Lulu ang isang tasa at saka naglagay ng brewed coffee mula sa kanilang coffee maker. Maya-maya naman ay kasunod nang bumaba ang kanyang bunsong kapatid na si Annika na kasalukuyan namang nag-aaral sa kolehiyo. Nagmamadali na ito, katulad ng dati ay late na naman ito sa eskwelahan. Good morning! Pagbati ni Lulu sa kapatid. Late na ako! Nagmamadaling sambit ng kapatid habang sinicheck sa bag ang mga gamit. Annika, kumain ka na muna dyan. Hindi ka na naman nagbe-breakfast. Pagpuna naman ng kanilang ina. Ma, late na ako. Sagot naman ni Annika sabay nakihigop sa kape ni Lulu. Kasunod nito ay humalik ito sa ina. Bye ate, bye ma. Una na ako, love you. Tsaka ito nagmamadaling umalis. Ay nakong batang to. Napupuyat ka ka-cellphone. Kaya laging late nagigising. Hayaan mo na ma. Ganyan ang mga kabataan ngayon eh. Mahilig talaga mag-cellphone. Sabad naman ni Lulu. Ay naku, buti ka pa anak. Hindi ka na-addict dyan sa Facebook-Facebook na yan. Wika pa ng ina. Si Lulu, ang panganay na anak ni Aling Yoli. 25 years old na siya, ngunit hanggang ngayon ay hindi pa din ito nagkakaroon man lang ng kasintahan. Maganda naman siya. Very bubbly personality. Masayahin at may positibong pananaw sa buhay. Ngunit sadyang kakaiba si Lulu. In this modern time and age kasi, ay hindi siya nabuhay katulad ng karamihan sa atin. Wala siyang kahit anong social app. Kung hahanapin mo siya sa internet, ay hindi mo siya matatagpuan. Ang tanging meron lamang siya ay ang cellphone niyang lumang Nokia. Para kasi sa kanya, hindi mo ma-appreciate ang ganda ng paligid kung nakatuon ka lang sa cellphone. Hindi mo mapapansin na mas mahalaga pa din ang physical interaction kaysa sa online conversation. Para sa kanya, mas importante pa din na pagtuunan ng hobby ang mga bagay outside online world. Mayroon naman siyang cellphone na pwedeng tawagan kung talagang may importanteng bagay na kailangang sabihin sa kanya. Okay lang yun ma na may social media yung si Annika para di naman siya pagtawanan sa school. Di ba nga tulad ng sabi mo sa akin, sadyang kakaiba lang talaga ako. Mas preferred ko lang na ganito, mas simple. Malay natin dumating din ang time na mag-adapt ako dyan sa online-online na yan. Sambit pa ni Lulu. O siya, sige, kumain ka na dyan. At makikinig lang ako ng kwento sa YouTube. Wika pa ni Aling Yoli. Pagkaraan ngang kumain, ay mabilis na nag-prepare si Lulu para naman sa kanyang pagpasok sa trabaho. Isa siyang sales staff sa bookstore sa bayan ng Eden. Katunayan, iisa lamang siyang empleyado ng bookstore. Siya ang nagbubukas at siya din ang nagsasara ng establishmento. Bye ma! Sigaw ni Lulu pagsakay niya ng kanyang bisikleta na siya namang gamit niya sa tuwing papasok at pauwi galing sa trabaho sa bayan. Habang binabagtas niya ang magandang kalsadang iyon na napapaligiran ng mga puno ng akasya, ay muli niyang nilanghap ang sariwang hangin. Ang sarap ng sariwang hangin sa umaga! Sambit pa niya. Habang nakangiti siyang nagpipedal ng bisikleta, ay nakasalubong naman niya ang ilan namang kapitbahay nila na naglalakad sa gilid ng kalsada. Good morning po! Masayang bati ni Lulu sa mga naglalakad. Good morning, Lulu! Tugon naman mga ito. Paglampas niya sa mga taong iyon naman ay muli niyang sinilayan ang abandonadong mansyon na iyon. Napangiti siya habang pinagmamasdan ang napakagandang bakanting bahay. Doon naman ay muling nagbalik sa kanyang alaala ang kanyang pagkabata. Sa kanyang murang isipan noon ay nakaramdam siya ng kakaiba at hindi maipaliwanag. Noong nasa grade school kasi siya,
ay madalas niyang mapansin ang isang batang lalaki na laging naglalaro sa malawak na garden ng mansyong iyon, kung saan tanaw na tanaw naman ito mula sa kalsada. Ang batang iyon naman ay nagngalang Jaguar. Sa murang edad nga ay kapansin-pansin na ang kagapuhan ng bata. Hindi sila nagkaroon ng pagkakataon na maging magkaklase noon dahil sa isang private school nag-aaral si Jaguar, samantalang si Lulu naman ay sa isang pampublikong paaralan. Dahil sa madalas niyang madaanan ang mansyon na iyon sa tuwing uuwi siya galing sa eskwela, ay nagkaroon siya ng chance na makilala niya ang batang lalaki. Naalala pa ni Lulu 12 years ago noong una silang nagkausap ni Jaguar. Habang nakasilip kasi siya sa mga rehas na gate, ay nilapitan siya ng batang si Jaguar. Hi! Pagbati sa kanya ng batang nasa kabilang bahagi ng bakod na rehas. Hello! Masayang tugon naman ni Lulu. My name is Jaguar. Pakilala pa nito. Ako naman si Lulu. Sagot niya. Ang cute naman ng name mo, Lulu. Masayang sabi pa ng batang lalaki. Ikaw din, ang ganda ng name mo, Jaguar. Tugon pa niya. Lagi kitang nakikita dumadaan dito, Lulu. Sumisilip ka pa nga eh. Saan ka pa nagsuskul? Ah, oo. Kasi napapansin kita na naglalaro dyan sa malawak niyong garden. Saan ako nag-aaral? E di dyan sa Eden Elementary School. Ikaw pa? Sagot naman ni Lulu. Ah, doon ako nagsuskul sa Montessori. Sambit ni Jaguar. Pangmayaman talaga doon sa Montessori nag-aaral, no? Wika pa ni Lulu. Ngumiti lamang ang batang lalaki. Invite sana kita dito eh. Kaya lang, sabi ni Mommy, huwag daw ako magpapasok ng strangers. Pag naging friends siguro tayo, pwede ka na pumasok dito sa loob. Tapos magplay tayo. Suggestion pa ng bata. Sige, araw-araw akong dadaan dito ha, para maging friends na tayo. Masayang sabi pa ni Lulu. Pagkaraan nga noon ay naging madalas ang pagpunta ni Lulu sa harapan ng gate ni na Jaguar. Nung una ay nagkwentuhan lamang sila doon habang nasa pagitan nila ang mga rehas ng bakod. Ngunit ng kalaunan naman ay nakilala na din si Lulu ng mga magulang ni Jaguar. Pinapasok na siya sa kanilang bakuran dahil naging kaibigan na siya ng batang lalaki. Simula noon ay madalas nang maglaro ang dalawang bata sa garden. Doon muna dumidiretso si Lulu pagkagaling sa eskwela at bago naman umuwi sa kanila. Masayang masaya si Jaguar sapagkat nakahanap siya ng kalaro at kaibigan sa katauhan ni Lulu. Naging matalik na magkaibigan ang dalawa. Madalas silang magkita tuwing hapon at nagsistroll sakay ng kani-kanilang mga bisikleta. Suot-suot pa ang kani-kanilang uniform. Si Lulu ay suot ang public uniform niya, samantalang si Jaguar naman ay suot ang kanyang Montessori school uniform. Madalas silang magtungo sa isang tagong paraiso sa bayan ng Eden, sa bandang Ibayo. Nakakubli ang magandang lugar na iyon sa gitna ng nagtataasang kakahuyan kung saan may malinaw na batis habang napapaligiran ng magagandang namumulaklak na halaman. Doon ang naging tambayan ng dalawa. Doon ay madalas na madaladala silang mga hiniram na libro sa kani-kanilang library. Nagbabasa sila doon at pagkatapos ay nagpapalitan silang dalawa. Pagkatapos ay pag-uusapan lang nila ang nilalaman ng mga binasang nobela. Masaya na sila sa ganoong bonding. Hanggang sa makagraduate sila ng high school, nagpaalam si Jaguar kay Lulu sa kadahilan ng magmamigrate na sila sa Amerika. Doon na nga sa ibang bansa, ipagpapatuloy ni Jaguar ang kanyang pag-aaral. Bago ito umalis ay masansinan pa siyang nagpaalam sa kanyang iiwang kaibigan. Basta Lulu, tandaan mo ha, kahit saan man tayo dalhin ng tadhana, magkaibigan pa din tayo. Magkalayo man tayo ngayon, umaasa ako na magkikita pa din tayo. At sana, sa muli nating pagkikita, pareho na tayong successful sa kanya-kanya nating mga buhay. Naluluhang sambit pa ni Jaguar. Hindi ka na bababalik? Hindi ka man lang badadalaw dito sa Eden? Naiiyak ding reaksyon ni Lulu. Sana makapagbakasyon din. Kaya mangako tayo sa isa't isa na walang makakalimot ha. Promise? Nakangiting sabi ni Jaguar. Tumangu lamang si Lulu. Promise? At saka naman niyakap ni Jaguar ang kanyang matalik na kaibigan. Nang mga sandaling iyon, batid na ni Lulu na may espesyal siyang pagtatangi sa kababata. Alam niyang sa mura niyang edad ay minamahal na niya ang kanyang matalik na kaibigan.
Ngunit pagkatapos na ma-develop ang kanyang feelings para kay Jaguar, at saka naman sila aalis ng Eden. Nagbalik naman sa ulirat si Lulu habang nakahinto ang kanyang bisikleta sa abandonadong mansyon na iyon. Napatingin siya sa kanyang suot na relos at saka niya napagtanto na late na pala siya sa kanyang trabaho. Mabilis siyang umayos sa pagkakaupo sa bisikleta at saka mabilis na nagpedal. Habang binabagtas ang mahabang kalsada ay hindi niya pa din maalis sa kanyang isip si Jaguar. Kamusta na kaya siya? Bakit kaya hindi man lang siya bumalik ng Eden kahit bakasyon? Sana nasa maayos kang kalagayan, Jaguar. Nang makarating sa bayan ng Eden ay mabilis niyang hinagilap sa kanyang dalang bag ang susi ng bookstore kung saan siya nagtatrabaho. Nagulat naman siya dahil hindi pa man niya naipasok ang susi sa kandadong iyon ay bigla naman itong bumukas. Pagpasok niya sa loob ay naroon naman si Mr. Alcid, ang siyang nagmamay-ari ng bookstore. Good morning, Mr. Alcid! Nandito pala kayo! Hindi pa ako late ha! 5 minutes pa! Nakangiting sambit ni Lulu pagkapasok nito sa loob. Ikaw talaga! Huminto ka na naman sa tapat ng abandonadong mansyon, no? Pagbibiro pa ng matanda, bumuntong hininga si Lulu. Hi, kailan kayo babalik si Jaguar? Alam naman ni Mr. Alcid ang kwento ni Lulu. Alam nito kung paano nabuo ang pagkakaibigan ng dalawa noong sila'y mga bata pa. Lulu, diba sabi ko naman sa'yo? Kung plano ng tadhana na magkita kayong dalawa, maghintay ka lang dahil darating at darating ang tamang panahon. Paano kung hindi tinadhana na magkita kami ulit? Tanong ni Lulu. Eh di ikaw na ang gumawa ng paraan na magkita ulit. Ikaw na ang gumawa ng paraan para maiparating mo ang mga nakatago mong feelings para sa kanya. Payo naman ni Mr. Alcid. Napaisip naman si Lulu sa tinura ng kanyang amo. Ang gusto ko lang naman ay mailabas ko itong nararamdaman ko eh. Gusto ko lang ilabas ang nakatago kong feelings sa loob ng mahabang panahon. Ay. Kung may Facebook ka, madali lang hanapin niyang si Jaguar. Gusto mo hanapin ko para sa'yo? O kaya, gawa ka na kasi ng account. Pangungumbinsi pa ni Mr. Alcid. Kinuha nito ang kanyang cellphone at saka hinanap ang account ng binata. Jaguar Montevirgin. Sumbit ito tsaka chinek ang account kung mayroon man. Ha? Walang Facebook si Jaguar? Teka, sa Instagram nga. Muling sabi ng matanda. Google na lang natin. Ngunit kahit anong paghahanap ni Mr. Alcid sa pangalan ng lalaki, ay wala siyang makitang Jaguar Montevirgin sa internet. Naku, mukhang parang ikaw pala itong si Jaguar. Wala din sa online world. Hayaan niyo na nga, Mr. Alcid. Malungkot na tugon naman ni Lulu. O sige na, aalis na din ako. May kinuha lang akong libro. Wika naman ni Mr. Alcid, tsaka nito kinuha ang gamit at tsaka umalis. Sa pag-alis naman ng owner, ay kaagad namang naglinis ng shop si Lulu. Para bago dumating ang mga customers, ay malinis na ang bookstore. Sa kanyang pag-aayos, ay sinalansan niya din ang mga libro base na din sa mga genre nito. Paborito niya ang romance novel section. Doon ay madalas siyang tumambay. Nang sandaling iyon, ay nakaagaw sa pansin niya ang isang libro tungkol sa mga lihang pag-ibig, ang 50 Greatest Love Letters of All Times. Binuksan niya ang unang pahina ng libro dahil na-curious siya sa mga nilalaman nito. Sa pagbuklat niya ng libro, ay kaagad na napukaw ang kanyang pansin sa heartwarming na liham na pag-ibig. Tila nalusaw ang kanyang puso dahil ramdam na ramdam niya ang pagmamahal sa sulat na iyon. Hanggang sa pinagpatuloy na niya ang pagbabasa. Doon nga ay tila dinala siya ng libro sa mundo ng walang hanggang pag-ibig. May mga pagkakataong naiiyak siya at natutuwa. Nadala siya sa bawat love letters na nakakompile sa pambihirang librong iyon. Dahil sa kanyang pagbabasa ng mga love letters, tila naman na-inspire si Lulu na magsulat ng lihang pag-ibig. Ito na marahil ang hinahanap niyang paraan upang mailabas ang matagal ng pagtatangi sa kaisa-isang lalaki na minahal niya noon. Habang wala pang ang customer sa shop ay minabuti ni Lulu na magsulat ng isang love letter. Kumuha siya ng isang malinis na papel at ballpen. Doon nga ay nagsimula na siyang magsulat ng lihang pag-ibig para sa lalaking minsan niyang minahal. Wala naman siyang i-expect mula sa liham. Nais niya lang mailabas ang kanyang saloobin.
Nais niya lang i-express sa pamamagitan ng liham ang kanyang natatanging pagtingin kay Jaguar noon. Sa bagay, hindi naman din siya umaasa na mababasa ito ng lalaki. Sa katunayan nga, naumpisahan na ni Lulu magsulat noon ng mga tula. Tula tungkol sa kanyang pagkabata. Tula tungkol sa buhay, sa kapaligiran at kanyang mga pananaw. Dito niya inilalabas ang kanyang artistry. Ngayon naman, dahil sa nabasa nitong libro, tila ba na-inspire siya na gumawa ng liham pag-ibig. Dear Jaguar, nagulat ka siguro dahil sa sulat na ito. Alam ko naman na hindi mo ito mababasa. Hindi ko nga alam kung nasaan ka. At for sure, nakalimutan mo na din naman ako. Gusto ko lang naman na ikaw ay kumustahin. At sana nga, nasa mabuti kang kalagayan. Jaguar, hindi ko nga alam sa sarili ko kung bakit ba hindi ka maalis sa isip ko. Simula bata tayo, ikaw lang ang itinuturing kong pinakamatali kong kaibigan. Hindi ko naman nakalain na magiging espesyal pala ang pagtingin ko sa'yo. Jaguar, hanggang ngayon, pinanghahawakan ko pa din ang promise mo sa akin noon na babalik ka. Pero marahil, masyado ka ng abala ngayon. Siguro, successful ka na sa buhay mo. At nakalimutan mo na din ang pangako mo noon. Jaguar, wala akong hinahangad kundi ang tagumpay mo. Katulad ng mga pangarap na ikinukwento mo noon. Pasensya ka na kung napasulat ako sa iyo, ha? Wala lang, gusto ko lang ibuhos sa liham na ito ang matagal ko nang gustong sabihin sa iyo. At namimiss ko na din kasi na magkwento sa iyo ng mga nangyari sa akin. Yun lang sa ngayon, Jaguar. Mag-iingat ka parati. Ang iyong kababata, Lulu. Ito ang kauna-unahang love letter na sinulat ni Lulu para sa lalaking hindi na niya muli nakita pa. Pagkaraan niyang magsulat ay marahan niyang tiniklop ang papel na iyon at isinilid ang liham sa isang puting sobre. Pagkaraan nga ay isinulat niya sa harapan ng sobre ang pangalang Jaguar. Wala naman siyang intensyon na ipadala ito sa lalaki dahil una sa lahat hindi naman niya alam kung nasaan ito. Nais niya lang talaga na ilabas ang kanyang mga naiisip sa pamamagitan ng liham. Pagkatapos ng mahabang araw na iyon, isinarado na ni Lulu ang bookstore. Pagkaraan ay kinuha na niya ang kanyang bisikleta at nagpedal kaagad pa uwi sa kanila na may ilang kilometro din ang layo mula sa bayan. Ay, gutom na ako! Ano kayong niluto ni Mama sa bahay? Sana ang paborito kong adobo! Sa isip-isip pa ni Lulu habang patuloy sa pagpipedal sa bisikleta. Sa patuloy niya ang pagbibisikleta ay nasilayan na naman niya ang malaking mansyon na iyon. Huminto siya. At saka pinagbasdan ang ngayon ay madamo ng hardin. Lumapit siya sa gate ng mansyon at sinilip ang loob ng malawak na bakuran na ngayon ay napupuno na ng damo at mga lantang halaman. Sa kanyang pagmamasid ay napansin niya ang malaking mailbox sa harapan ng gate. Nakaisip siya ng ideya. Paano kung ihulog ko kaya ang love letter ko dito sa mailbox? For sure, hindi naman sila babalik dito. Pero ano naman kung ihulog ko dito? Sa isip pa niya. Alam na niya sa sarili niya na kapag hinulog niya ang liham na iyon ay imposibleng mabasa ito ng lalaki. Ngunit may natitirang porsyento pa din sa isip ni Lulu na baka sakaling mabasa ito ni Jaguar. Ganun na nga ang ginawa ng dalaga. Kinuha niya mula sa kanyang body bag ang ginawa niyang love letter kanina sa bookstore. Desidido na siya na ihuhulog niya sa mailbox ng abandonadong mansyon na iyon ang ginawa niyang liham. Muli niyang tinignan mula sa kanyang mga palad ang sobrang iyon na naglalaman ng kanyang sulat. Tinignan niya ang pangalang Jaguar mula roon at saka niya ito marahang hinalikan bago ipasok sa maliliit na bukana ng mailbox ang love letter. Pagkahulog niya ay bigla na lamang siyang napangiti. Tila ba naibsa na ang kanyang pag-aalinlangan at pag-aalala. Gumaan ang pakiramdam niya. Hindi siya umaasa na mababasa iyon ni Jaguar. At kung sakali man, ay natatakot din siya sa magiging reaksyon nito. Gayunpaman, hinulog pa din niya ang sulat. Ito kasi ang nakikita niyang paraan upang ilabas ang kanyang naiisip patungkol sa lalaking minsan niyang naging matalik na kaibigan. Pagkahulog niya ng liham ay mabilis siyang sumakay sa kanyang bisikleta at saka mabilis na nagpedal pauwi. Banaag naman sa kanyang mukha ang saya at pananabik. Pagka-uwi ng bahay ay kaagad naman siyang sinalubong ng ina at kapatid. Oh, bakit mukhang masaya ang anak ko?
Napansin naman ng ina sa kanyang kakaibang aura. At saka ate, bakit 10 minutes late ka yata ngayon? Dati saktong 5:30 ang dating mo. Pag-uusisa pa ni Annika. Hay nako, ewan ko sa inyo. Masaya lang ako ngayon kasi nakahanap lang ako ng bagong inspiration para magsulat. Masayang sambit ni Lulu. Gumagawa ka ulit ng tula anak? E ano namang balita sa mga pinadala mong mga tula sa printing company sa Maynila? May feedback na ba? Tanong ni Aling Yoli sa kanyang anak. Ang daang-daang tula na nagawa at naipon ni Lulu noon ay pinadala niya sa isang printing company. Umaasa siya na magugustuhan ang mga akda niya at magkakaroon ng chance na ilathala ito. Ngunit halos isang taon na nga din ang lumipas ay wala pa ding balita. Ma, ayoko na munang umasa doon. Baka hindi pa talaga ito ang tamang panahon para maipublish ang mga tula na pinasa ko. Ngayon, naisip ko lang gumawa ng mga love letters. Panimula ni Lulu. Love letters? Para naman kanino? Sabay na bigkas ng mag-ina. Hala sila, wala lang yun. Through love letters, i-express ko lang yung mga saloobin ko at my views tungkol sa mga bagay-bagay at syempre yung mga memories ko with Jaguar na naman. Sabay muling sambit ng mag-ina. Anak, ilang beses ko na ba sasabihin sa'yo na hindi na babalik si Jaguar dito? Hindi babalik ang mga multi-virgin. Yan na bang sinasabi ko eh. Kaya hanggang ngayon eh hindi ka pa nag-e-entertain ng mga manliligaw. Hindi naman sa kinukonsinti kita sa pagbo-boyfriend anak ha? Pero anak, 25 anyos ka na. Di hindi ka pa din tumatanggap ng manliligaw. Pagsasalaysay ng ina. Ako nga may jowa na eh. Biro pa ni Annika. Binato ng tsinelas ang bunsong anak. Hoy ikaw Annika, magtigil-tigil ka dyan. Jowa ng jowa dyan. Ang bata-bata mo pa? Magtapos ka muna ng pag-aaral mo. Etong ate mo ang kailangan ng magjowa dahil tumatanda na. Sabi pa ng ina. Grabe naman ma sa tumatanda. Don't worry ma. Naniniwala ako na darating at darating din ang lalaking kakatadhana sa akin. Huwag kayo masyadong excited dyan. Sinusulit pa ang magandang love story ko ni Lord. Positibong tugon naman ni Lulu. Kinabukasan, katulad ng mga dating gawin ni Lulu, nakabisikleta siyang pumasok. Pinagmasdan ang abandonadong mansyon ng mga Montevirgin. Sinilip niya ang mailbox. Naroon pa din ang kanyang liham kahapon. Napangiti siya at saka muling sumakay sa kanyang bisikleta. Nagpedal siya na masaya ang kanyang aura. Sa kanyang pagpasok, nag-ayos muna siya ng mga libro at saka naglinis kaunti. Mukhang hindi dadaan si Mr. Elsie ngayon na. Sambit pa niya. Katulad mga nakaraan, masayang binati ni Lulu ang mga customers sa bookstore. Kilala na nga siya halos ng lahat mga parokyano nila. At kilala na din niya ang mga mahihilig bumili ng mga libro. Kinahapunan, wala nang masyadong customers. Naisipan na naman niyang magsulat sa love letter. Tila ba ay may kung anong ligaya sa kanya sa pagsusulat kahapon. Nananabik siyang kumuha ng papel at ballpen. Ito na nga ang ikalawang love letter ni Lulu para kay Jaguar. Masayang masaya niyang ibinahagi sa liham ang mga memories niya nung pagkabata nila. Bakas na bakas sa kanyang mukha ang saya habang bumabalik siya sa nakaraan. Dear Jaguar, hello ulit! Ako ulit to. Alam ko naman na hindi mo mababasa itong sulat kong ito. Wala lang, naisip ko lang kasi yung mga masasayang ginawa natin noong mga bata tayo. Naalala mo ba doon sa garden niyo? Pinitas natin yung mga inalagaang roses ng mommy mo. Tapos nung nahuli ka, ang sabi mo ibibigay mo sa akin yung mga roses? Tuwang-tuwa ako nun, Jaguar. Ang totoo niyan na mga roses na iyon ay nakaipit pa din hanggang ngayon sa notebook ko na pinakatatago ko. Sabi ko kasi, espesyal ang roses na iyon. Ewan ko ba kung bakit bata pa lang ako napaka-hopeless romantiko na. Jaguar, kung nasaan ka man ngayon, naalala mo kaya ako? Minsan kaya dumadaan ako sa isipan mo? Ako kasi, hindi ko malis eh. Paano ba naman, nasa dinadaanan ko ang dati niyong mansyon. Kaya lagi kitang naaalala. Jaguar, I hope someday, magkita tayo ulit. Miss na kasi kita. Ang iyong kababata, Lulu. Pagkaraan niyang isulat iyon ay napabuntong hininga ang dalaga. Totoo naman ang mga isinulat niya roon. Totoong miss na niya si Jaguar. Bago siya umuwi ay muli niyang inihulog sa mailbox ng mansyon na iyon ang kanyang liham.
na nakalagay sa stationery envelope. Ito yung envelope na mayroon pang mabangong amoy. Naalala ko nung bata ako, ganito ang amoy ng papel ko. Sambit pa ni Lulu bago ihulog ang sobre habang inaamoy ang envelope. Muli niyang hinalikan ang love letter tsaka ito inilagay sa malaking mailbox na iyon. Sa sumunod na araw ay muling gumawa ng liham si Lulu para kay Jaguar. Hindi niya din mawari pero tila ba ibang klaseng kasiyahan ang nararamdaman niya sa tuwing nakakagawa siya ng love letter para sa lalaking wala siyang kasiguraduhan kung matatanggap ba ang mga liham na iyon. Lumipas pa ang ilang araw, ang ilang linggo at mga buwan. Naging bisyo na nga ni Lulu ang araw-araw na paggawa ng love letter para kay Jaguar. Araw-araw din niyang inihuhulog sa mailbox ng abandonadong bahay na iyon ang mga ginawa niyang liham. Mabilis na lumipas ang halos 4 na buwan. Nakagawa si Lulu ng 99 love letters para kay Jaguar. Ang mga liham na naging expression of love and views ni Lulu. Expression of how she sees things. Expression of her untold feelings. Nang hapong iyon, habang nakasakay sa kanyang bisikleta, ay kaagad niyang napansin na tila may kakaiba sa malaking mansyon na iyon. Nanlaki ang mga mata niya nang makita na may naglilinis sa bakuran ng malaking bahay. Binilisan niya ang pagpepedal sa bisikleta at nang makalapit siya, ay nakita niya ang isang magarang sasakyan sa loob ng bakuran ng mansyon. Napapreno siya sa tapat ng gate. Sinipat-sipat niya kung sino ang naroon sa mansyon. Napakulot na upo siya habang tinitignan ang bumabang babae sa kotse. Namukhaan niya iyon. Hindi siya maaaring magkamali. Iyon ay si Mrs. Montevergen, ang ina ni Jaguar. May kung anong saya ang bumakas sa mukha niya. Ibig sabihin kaya, nandyan din si Jaguar? Sa isip niya. Maya-maya naman ay tila binuhusan siya ng malamig na tubig sa buong katawan. Naalala niya ang mga hinulog niyang love letter sa mailbox ng malaking mansyon. Napalunok na lamang siya at hindi malaman kung ano ang kanyang gagawin. Oh no! Wala sa intensyon ko na mabasa niya ang mga love letters ko. Malay ko pa nababalik ang pamilya na dito. Pero good kung mabasa niya, at least alam na niya na na-inlove ako sa kanya noon. Pero hindi ako ready! Ano pa yan? At ang isa pa, paano kung si Mrs. Montevergen na makabasa ng mga love letters ko? Hala? Ano ba yan? Bakit kasi nagbalik? Ano ba yan, no? Nag-aalin lang ang sambit ni Lulu. Pag kinuha ko kaya ulit ang mga sinulat dito, mapapansin kaya ako? Gudukutin ko na lang ang lahat. Sa isipan niya. Maya-maya naman ay tila napansin siya ni Mrs. Montevergen na pasilip-silip sa labas ng gate. Yes? May kailangan po sila? Hindi siya namukhaan ng matanda. Napaigtad naman si Lulu at saka mabilis na sumakay ng bisikleta at saka humarurot sa pagpedal. Tila nagulat siya kay Mrs. Montevergen kung kaya't hindi na siya nakapag-isip pa. Nang makalayo na siya sa mansyon ay nagbalik naman siya sa tamang pag-iisip. Alam ko na, bukas na bukas din ang umaga. Tsaka ako kukunin yung mga love letters ko. Hindi pa ito ang tamang panahon na mabasa yun ng kahit na sino. Ano ba yan? Sana pala hindi ko nalang hinulog dun ni. Pero gusto ko naman siyang mabasa ni Jaguar. Pero bakit kinakabahan ako ngayon? Kasi baka yung nanay niya makabasa? Ah basta, bukas na bukas. Kuhanin ko na lahat. Personal ko nalang iabot kay Jaguar if ever na nandito nga siya sa Eden. Yan eh kung may lakas ako ng loob. Wika pa ni Lulu habang kausap ang sarili. Kinabukasan, mas maaga ng 1 oras ang pag-alis ni Lulu sa kanilang bahay. Hindi na din siya nagpaalam pa sa kanyang ina na noon ay natutulog pa. Isa lang ang goal niya ngayong umaga, ang mabawi ang mga love letters niya sa mailbox ng mga Montevergen. Mabilis siyang nagpedal ng bisikleta upang sa gayon ay wala pang ibang tao sa kalsada na makakita sa kanya at para wala pa din sa mga Montevergen ang gising. Madilim-dilim pa nang marating ni Lulu ang mansyon na iyon. Isinandal niya ang dalang bisikleta sa pader malapit sa bakod ng mga Montevergen. Pagkatapos ay marahan siyang naglakad patungo sa kinaroroonan ng mailbox. Dala ang 1 mahabang stick na gagamitin niyang panungkit sa mga sulat ay matyaga niyang ipinasok sa loob ang mga stick na iyon. Nang maipasok niya ang stick ay nagpalingalinga muna siya sa paligid kung may tao bang nakakita sa ginagawa niya.
Sinipat niya din ang mansyon kung may tao. Nang tinangka niyang hilahin ang stick, naramdaman niyang parang wala nang laman ang mailbox. Ginalaw-galaw niya ang stick sa loob niyon at narinig niya na kumikis-kis na lang ang stick sa mga gilid na lata ng mailbox. Ouch! Wala na nga ang mga love letters ko! Batid niyang wala na lang laman ang mailbox. Kung sino man nga ang naroon sa loob ng mansyon, ay paniguradong kinuha na ang mga liham na gawa ni Lulu. Lingid sa kaalaman ni Lulu, kasamang dumating ni Doña Ena Montevirgin, si Jaguar. Hindi nga lang ito nasilayan ni Lulu dahil sa pag-alis niya sakay ng bisikleta ay ang siya namang pagbaba ni Jaguar sa kotse. Nang umagang iyon ay nasa veranda si Jaguar habang humihigop ng tsaa. Pinagmamasdan niya ang malawak na hardin na ngayon naman ay nililinis ng nakuha nilang mga hardinero. Napangiti na lamang siya nang maalala si Lulu, ang batang babae noon na madalas siyang silipin sa garden. Good morning, iho! Bati ng ina nang masilayan siya sa veranda. Good morning, mama. Nakangiting tugo naman ng binata. How's your sleep? Nakatulog ka ba ng maayos? Pinapalitan ko na mga kobre kama ng mga kama ng lahat ng rooms at pinalinis ko na din. Sabi pa ni Doña Ena. I'm good, ma. I slept well last night. Sagot ni Jaguar. Mukhang maganda ang gising mo, ah. Sabi pa ng ina. I'm just remembering the good old days. Nung bata pa ako, mahilig ako maglaro dyan sa garden. Sambit pa ng binata. I remember, mahilig kang maghukay-hukay dyan noon. Natatawang sambit naman ni Doña Ena. At syempre, si Lulu. My best friend here in Eden. Nasaan na kaya siya? Matagal na kaming walang communication. Napabuntong hininga na lamang si Jaguar. You will meet her soon, kung nandito pa siya sa Eden. Sobrang naging close kayo noon ni Lulu at alam ko na miss mo na siya. Sana nga nandito pa siya para habang wala ako dito, may kasakasama ka dito sa probinsya at nang hindi ka mainip. Sambit pa ng kanyang ina. Inihatid na lamang ni Doña Ena sa Eden ang kanyang anak. Sa darating na hapon nga ay babalik na muli ito sa Amerika dahil maraming nakabimbing trabaho na dapat asikasuhin. I hope she's still here. Sambit ni Jaguar. Ang dami kong gustong ikwento sa kanya. Ang dami kong dapat sabihin. Sana lang hindi siya galit sa akin. Tila nanamlay na wika naman ng binata. Matalino si Lulu. She will understand. Don't worry. Anyway, iho. May napakaraming sulat palang nakuha kahapon sa mailbox. Nakapangalan lahat sa'yo. Hayo na nga at nakuha nga ni Doña Ena ang mga liham ni Lulu. Ha? Sulat? Para sa akin? Kanino galing, ma? Ang tagal na nating hindi dito nakatira. Nakakunot noong sabi ni Jaguar. I don't know. Walang nakalagay kung sino ang sender. Ang nakasulat lang sa mga envelopes ay pangalan mo. Don't worry, iho. Hindi ko pa binubuksan at binabasa. Nakangiting sabi pa ng kanyang ina. Samantala, buong maghapon namang aligaga si Lulu sa bookstore. Nag-aalala siya sa kung anong kalalabasan sa pagkakatuklas sa kanyang mga sulat para kay Jaguar. Wala na siyang ibang inisip kundi ang kanyang mga love letters. Hinihintay niyang pumatak sa alas 5 ang orasan upang makabalik siya sa mansyon at magtingin-tingin na lamang doon. Nais niyang malaman kung naroon ba si Jaguar. 5 minuto bago mag-alas 5 ay mabilis siya nag-ayos ng mga gamit si Lulu. Magsasara na siya ng bookstore. Ngunit maya-maya naman, sa gitna ng kanyang pagliligpit, bigla na lamang narinig ang wind chime na nakakabit sa pinto. Ibig sabihin ay may customer pang pumasok sa loob ng shop. Pambihira naman kung kailan magsasara. Tsaka naman may humabol pa. Ani Lulu, habang nakayuko at naglalagay ng gamit sa bag. Eksakto naman sa kanyang pagbaling ay bumungad sa kanyang harapan ang gwapong lalaki. Isang pamilyar na mukha. Mukha na hinding-hindi niya makakalimutan lumipas man ang panahon. Jaguar? Nakangangang sambit ni Lulu habang nabitawan ito ang mga gamit na hawak. Nanlaki naman ang mga mata ng lalaki. Namukhaan niya din ang dalaga. Maya-maya pa ay gumuhit ang napakagandang ngiti sa mga labi nito. Lulu, ikaw na ba yan? Gulat na sabi ni Jaguar. Walang pagsidlan ang ngiti ding iyon ng dalaga. Tumango ito at nagsabing, Oo, ako nga ito, si Lulu.
Dala ng masidhing kaligayahan ay bigla na lamang niyakap ni Jaguar si Lulu. Lulu, ikaw nga! Masayang-masayang sabi ni Jaguar. Pagbitiw nito sa dalaga. Kamusta ka na? Buti nandito ka pa sa Eden. Pinagmasdan lamang ni Lulu ang maamong mukha ni Jaguar. Ang tagal kong hinintay na makita ulit ang mukhang ito. Ngayon, nasa harapan ko na. Sa isip ni Lulu. Maya-maya pa'y unti-unti namang umagos ang mga luha ng dalaga. Hindi niya napigil ang emosyong pinaghalo-halong kasiyahan at pagtatampo. Oh, bakit ka umiiyak? Nagulat naman si Jaguar sa inasta ng dalaga. Doon ay humagulgol na si Lulu. Daya mo? Sabi mo walang kalimutan. Sabi mo babalik ka. Muling niyakap ni Jaguar ang dalaga at pagkatapos ay pinahid ito ang mga luha nito. Tahan na. Sorry, marami lang nangyari sa Amerika. Akala ko din makakabalik kami kaagad eh. But tulad ng promise ko nung high school tayo, babalik ako, diba? Eto na ako. Wika pa ng lalaki. Namiss kita, Lulu. Napangiti naman ang dalaga. Namiss din kita. Maya-maya naman ay nagbalik sa alaala ni Lulu ang mga love letters niya para sa lalaking kanyang kaharap. Nabasa na kaya niya? Alam na kaya niya? Siguro hindi pa. Kasi kung alam na niya, marahil hindi sana ganyan ang reaksyon niya. Sa isip pa ni Lulu. Lulu? Nagpitik daliri naman si Jaguar. Nagbalik naman sa ulirat ang dalaga. Aha? Ano yun ulit? Sabi ko, kamusta ka na? Okay naman ako. Eto, dito ako ngayon nagtatrabaho sa bookstore na ito ni Mr. Alcid. Sagot ni Lulu. Akala ko tinuloy mo yung plano mong maging isang writer sa Maynila. Di ba matagal mo nang gustong magsulat noon pa? Pag-aalala naman ni Jaguar. Medyo hindi pinalad eh. Okay naman pala dito. Peaceful. Tsaka kontento na din ako dito. Sabi pa ng dalaga. E paano yung pangarap mo? Pag-uusisa pa ni Jaguar. Darating din tayo dyan. Nagpadala ako ng mga ginawa kong tula sa isang publishing company sa Maynila. Sana mapansin nila. Sabi pa ni Lulu. Ikaw ang kumusta? Ah, okay naman. Maayos naman. Katulong ako ni na mama at papa sa negosyo sa Amerika. Nagpunta lang ako dito sa Eden para magbakasyon at tignan lang din ang possibility na magtayo ng negosyo dito. Kasama ko ang mama pumunta dito. Pero umalis na din siya. Madaming kailangan sikasuin sa Amerika eh. Paglalahad naman ni Jaguar. Ah, sa mansion kayo nagsistay? Tanong ni Lulu. Oo, pinalinis na nga ni mama bago kami dumating. Nahirapan ba silang maglinis? Dahil madaming dumi? Sa gate, ganyan? Sa garden, sa backyard, sa mailbox? Wala naman kalat? Pang-uusisa pa ni Lulu. Sinisiguro kung may alam ba si Jaguar patungkol sa kanyang mga sulat. Magaling yung kinuhang tagalinis ni mama. Maayos maglinis. Sambit naman ni Jaguar. Teka, mukhang paalis ka na yata. Magsasara ka na ba? Sorry, na-mention lang kasi ng isang hardinero na may bookstore na nga dito sa Eden. Alam mo na, hilig din natin magbasa ng mga libro noon pa. Magtitingin-tingin sana ako para may libangan sa mansyon. Hindi naman nasabi sa akin na dito ka pala nagtatrabaho. Ano ka ba? Okay lang. Ikaw kaya ang long-lost best friend ko. Wika pa ni Lulu. Lulu, pasensya ka na ulit ah. Sinserong sabi ni Jaguar. Okay na yun. Tulad nga ng sinabi mo, eto na nga at nagbalik ka. Sabi pa ng dalaga. Kamusta ka na? May asawa ka na ba? Girlfriend? Paglalakas ng loob na tanong ni Lulu. Nako, wala pang nagkamali. Biro ni Jaguar. Ikaw, kumusta ang love life? Pagbabalik na tanong ni Jaguar. Ganon din, wala pang nagkamali. Ganting sagot naman ni Lulu. Pareho pala tayo. Puro tama. Walang nagkakamali. Sambit pa ng binata. Tila nagalak naman si Lulu nang marinig iyon mula kay Jaguar. Sa gwapo nito, wala pa ding kasintahan. Ayaw naman niyang umasa sa binata pero ngayong nakita niya muli ang lalaki ay tila muling nagbalik ang naudlot na pagtingin niya kay Jaguar. Mas nabuhay ang pag-ibig niya sa binata. Oh, teka. Ano bang libro ang hinahanap mo? Tanong ni Lulu. Ikaw ba? Ano bang marerecommend mo? Pagbabalik tanong ni Jaguar.
Meron kami dito yung best of friends kay Camila Shamsi. Maganda siya. Tugon ni Lulu. Okay, I will get it. Wika pa ni Jaguar. Kinuha ni Lulu ang sinabing libro sa stande at inabot kay Jaguar. Pinagmasdan ni Jaguar ang book cover at saka lang tumango-tango. Pagkaraan ay inabot na ang bayad kay Lulu. Bukas. Sabado naman. Open ba itong bookstore? Baka pwedeng magbisikleta ulit tayo doon sa ibayo. Pakiusap ni Jaguar. Ha? Sarado kami bukas. Sagot ni Lulu. So, pwede tayong magbike? Pag-uulit ng binata. Sige ba? Kaya mo pa ba? Nakangiting sabi ng dalaga. Ako pa ba? Masayang tugon naman ni Jaguar. Nang gabing iyon naman, pagka-uwi ni Lulu sa kanilang bahay, ay hindi pa din siya makapaniwala na muli ngang nagbalik ang lalaking matagal na niyang minamahal. Kung kaya naman, excited na excited itong ikwento sa kanyang ina at kapatid ang naging encounter nila kanina ni Jaguar sa bookstore. Ma, ang gwapong-gwapo pa din niya! Ang gwapo-gwapo pa din ni Jaguar! Namumungay ang mata ni Lulu habang nagkikwento. Naku anak, huwag masyadong umasa ha! Kung ganun kagwapo, baka may naiwang girlfriend yon sa Amerika. Paalala naman ng ina. Sabi niya ma, wala daw. Single siya. Tila na sa alapaap na sagot ni Lulu. Alam na ba niya ang mga love letters mo? Nabasa ba niya? Sabad naman ni Annika. Yun ang pinagtataka ko eh. Kaninang umaga, chinek ko yung mailbox nila. Wala na yung mga sulat ko dun. Pero kanina sa bookstore, parang walang kamuang-muang tungkol sa mga love letters ko si Jaguar. Paglalahad pa niya. Ha? Eh saan napunta yung mga sulat mo ate? Pagtataka din ng kapatid. Baka naman sinunog na ni Doña Ena. Baka binasa niya. Tapos nung nalaman na sa'yo galing, tinapon o di kaya nga ay sinunog. Baka ayaw ka niya para kay Jaguar anak. Prangkang sabi ng ina. Ay, may conclusion ka agad? Judgmental lang ma? Sagot ni Lulu. Eh sabi mo parang di alam ni Jaguar. Pero wala na sa mailbox. Anong ibig sabihin nun? Malamang tinago ng kanyang ina. Dugtong pa ni Aling Yoli. Ewan, bahala na. Basta masaya ako dahil nandito na ulit ang kababata ko. Excited na ako sa date namin bukas. Sambit pa ng dalaga. Hala si ate assuming, hindi date yun te. Niyaya ka lang na magbisikleta. Date agad? Ikaw talaga te, binibigyan mo kagad ng motibo. Bahala ka kapag tuluyan kang na-fall dyan kay Jaguar. Ikaw din ang masasaktan. Payo naman ng kapatid. O eh bakit parang bihasang-bihasa ka na dyan pagdating sa love-love na yan ha? Umakyat ka nga dun Annika sa taas. Mag-review ka. Sabad naman ng kanilang ina. Tapos na exam namin ma. Mag-review ka ulit. Mag-exam ka ulit bukas. Dugtong pa ng ina. Tong batang to? Padabog naman na umakyat si Annika sa taas. Samantalang naging palaisipan naman kay Lulu ang mga sinabi ng kapatid. Kinaumagahan nga, maaga pa lang ay nasa tapat na ng gate ng malaking mansyon na iyon si Lulu sakay ng kanyang bisikleta. Hinihintay niyang lumabas ng gate si Jaguar. Hindi naman nagtagal ay lumabas na nga ang lalaki na sakay din ang bisikletang gamit-gamit din niya noong high school sila. Tila slow motion naman sa paningin ni Lulu ang lalaki habang nagpipedal ng bisikleta. Tila ba nang balik sa kanyang alaala noong nasa high school sila. Mas lalo patuloy na in love si Lulu kay Jaguar. Tara na! Masayang tanong ng lalaki. Ha? Tara? Nauutal na sagot ni Lulu. Oh, bakit may dala ka pang libro? Pagtataka pa niya. Just like the old days, magbasa tayo ng books doon sa ibayo. Nakangiting sagot ni Jaguar. Ngiti namang sinukling tugon ni Lulu. Let's go! Hayun nga, at sabay na nagbisikleta ang dalawa habang binabagtas ang magandang kalsadang iyon na napapaligiran ng mga punong akasya. Lumanghap ng sariwang hangin si Jaguar habang nagpipedal. Namiss ko to. Namiss ko ang sariwang hangin ng Eden. Namiss ko ang magbike. Bigla namang itong lumingon kay Lulu. At namiss na din kita. Namula naman si Lulu sa mga titig na iyon ng binata. Dahilan upang magpagewang-gewang siya sa pagbebisikleta. Oh, anong nangyari? Pag-aalala ni Jaguar. Okay lang ako. Nakatama lang ng medyo malaking bato.
pagdadahilan ni Lulu na muling nagbalik sa maayos na pagbipedal. Ilang saglit pa nga ay narating na nila ang Ibayo, ang lugar kung saan sila madalas magbasa ng libro noon. Dito din sila madalas magkwentuhan at magbiruan. Grabe, walang pinagbago ang lugar nito ah. Ang ganda pa din. Namamanghang sabi pa ni Jaguar. Pinagmamasdan lamang ni Lulu ang mukhang iyon ng lalaki. Ang saya ko. Ang saya-saya ko. Namutaw yung sabi ng binata. Salamat Lulu for coming with me. Siyempre naman no, sasamahan kita dito. Eh ako lang naman ang kaibigan mo noon dito sa Eden. Sabi pa ng dalaga. Pagkaraan nga noon ay walang katapusan naman ang naging kwentuhan ng dalawa. Nang mga sandaling iyon ay mas naging magaan na muli ang pakikitungo ni Lulu kay Jaguar. Hindi na siya masyadong naiilang sa binata at ayaw niya din isipin pa kung nasaan na nga ba ang 99 love letters para sa binata. Basta ang mahalaga sa mga sandaling iyon ay ang sandali na magkasama silang muli ni Jaguar. Ang tanging lalaking iniibig at patuloy na iniibig ni Lulu. Ano nga ba ang nangyari sa 99 love letters ni Lulu? Nabasa nga ba ito ni Jaguar? Hanggang ngayon ay palaisipan pa din sa dalaga kung saan na ba napunta ang kanyang mga natatanging liham pag-ibig para sa lalaking muli niyang nakasama pagkaraan ng mahabang panahon. Kung nabasa man ito ni Jaguar, bakit tila hindi man lang nagbago ang pakikitungo nito kay Lulu? Bakit tila nadugtungan pa nga ang naputo nilang pagkakaibigan noon? Kung hindi man nabasa ni Jaguar, nakatago kaya ito sa mansyon? Itinapon na kaya? Samantala, pagdating naman ng araw ng Linggo, ay may usapan ang magkaibigan na muling mamasyal sa bayan ng Eden. Maganda ang bayan na ito. Tila nga natulog ito sa nakaraan sapagkat hindi pa din ganoon kadami ang mga modernong establishmento. Mababa na agpa din ang mga lumang bahay at mga lumang gusali. Parang nang nagbalik ka sa lumang panahon. Sagana pa din ang bayan sa malalawak na bukirin at malilinis na ilog at lunti ang mga kakahuyan. Sa tuwing buwan naman ng Oktubre, mayroong itinatayong peryahan sa plaza. Nakagawian na ito tuwing sasapit ang fiesta ng bayan ng Eden. Maraming ride sa perya na talagang naging enjoyment naman ng mga taga-Eden. May ferris wheel, carousel, roller coaster at kung ano-ano pa. Hapon pa nga lang ay niyaya na ni Lulu si Jaguar na maglibot sa plaza. Sakay ng kanilang bisikleta ay masaya silang nagtungo doon sa peryahan. Sakay tayo ng ferris wheel! Nananabik na pagyaya ni Lulu. Sige ba, gusto ko yan! Tugon naman ni Jaguar. Mabilis silang nagtungo sa rides na iyon at doon nga ay magkatabi silang naupo sa parang sidecar ng tricycle na gumigewang-gewang pagkaupo ng dalawa. Safe pa ito? Nag-aalalang tanong ni Jaguar. Oo, safe yan. Dasal-dasal lang. Biro pa ni Lulu. Don't worry, sanay na sanay ako sumakay dito. Bigla namang hinawakan ni Jaguar ang kamay ni Lulu. Nanlaki ang mga mata ng dalaga. Tila ba may kuryenteng umakyat sa kanyang katawan. Naramdaman niya sa kanyang mga palad ang malambot na kamay ni Jaguar. Okay lang ba pahawak? Ang tagal ko kasing hindi nakasakay sa ganitong klaseng ferris wheel. Parang sidecar ng tricycle na walang takip. Banat pa ni Jaguar. Ganito talagang ferris wheel dito. Low-cost rueda ang tawag dito. Pagbibiro pa ni Lulu. Hanggang sa umandar na ang rides na iyon. Walang pagsidla naman ang tuwa ng dalawa habang umiikot pataas ang ferris wheel. Hindi kasi katulad ng iba, ang ferris wheel na ito mas mabilis umikot. Kaya naman lahat ng nakasakay ay sabay-sabay na humihiyaw sa tuwing bumababa ang ferris wheel. Hindi din magkandamayo si Lulu at Jaguar sa pagsigaw. Ngunit natatawa din sila sa kani-kanilang mga reaksyon. Nang mga sandaling iyon ay mas naging magaan pa ang loob ng magkaibigan sa isa't isa. Pagkatapos nilang sumakay sa rides na iyon ay sinakyan din nila ang iba pang mga rides sa perya. Para nga silang magkasintahan kung ibang tao lang ang makakapansin. May kakaibang sweetness na sa mga biruan at mga banayad na hampasan nila sa isa't isa tuwing nagtatawanan. Pagkaraan nilang sumakay sa iba't ibang rides ay nagpahinga muna ang dalawa sa isang bench doon sa plaza. I'm really happy, Lulu. Ito yata ang hinahanap kong kasiyahan na hindi ko natagpuan sa Amerika. Thank you for bringing me here.
Sinserong sambit ni Jaguar. Walang anuman, ikaw pa ba? Eh malakas ka sa akin eh. Teka, ano bang plano mo? Magsistay ka ba dito for good? Tila nag-aalalang tanong ni Lulu. Napaisip naman si Jaguar kung puso niya ang susundin, nais na niyang manatili sa Eden. Ngunit may mga bagay pa siyang dapat asikasuhin sa Amerika. Kung pwede lang eh, dito na lang ako tumira. Pero once nasettle ko na lahat ng dapat kong asikasuhin, I will stay here in Eden. Dito ko planong mag-retire. Dito ko gustong tumira. Kasi nandito ang puso ko eh. Mahal ko ang Eden. At nandito ang mahal ko. Mataimtim na sambit ni Jaguar sabay tingin sa naiilang na mukha ni Lulu. Namula si Lulu sa mga titig na iyon ni Jaguar. Iniwas niya ang kanyang paningin dahil hindi niya alam kung ano bang reaksyon ang nararapat niyang itugon sa binata. Ate! Maya-maya naman ay bigla na lamang dumating si Annika, ang kapatid ni Lulu. Pambihira, panira naman to ng moment. Sa isip pa ni Lulu. Oh, bakit? Nandito ko pala sa plaza. Manlibre ka naman. Sambit ni Annika, sabay tingin sa kasama ng kanyang ate. Kuya Jaguar, ikaw na ba yan? Ang pogi-pogi mo naman. Kaya pala. Bigla namang tinakpan ni Lulu ang makating bibig ng kapatid. Oh, eto, 100. Kumain ka ng kwek-kwek doon. Teka, sino kasama mo dito? Pinandilata ng mata ni Lulu ang kapatid. Mga kaklasiko, nag-stroll lang kami. Sagot naman ni Annika na panay pa din ang pagsilay sa kasama ng kanyang ate. Ikaw na ba si Annika? Ikaw dati yung batang paslit na laging may sipon. Ikaw na pala yung batang uhugi noon. Dalaga ka na. Pagbibiro naman ni Jaguar. Tila na bad trip naman si Annika sa sinambit ng binata. Huh? Grabe ka naman sa akin, kuya. Sige na nga, hindi ko na kayo gagambalain sa date nyo. Date? Hindi ito date, no? Magkaibigan lang kami ni Jaguar. Namasyal lang kami. Pinawisan naman si Lulu sa kanyang pagdadahilan. Weh! Sabay talikod ni Annika sa dalawa. Mauna na ako doon. Bye, lovebirds! Nako, Jaguar. Pasensya ka na sa kapatid ko, ah. Sadyang madadal lang talaga yung babaeng yan, eh. Nauutal na pagpapaliwanag pa ni Lulu. Natawa lang si Jaguar. It's okay. Nasundan pa ng mas madalas ang pagkikita ni Lulu at Jaguar. Hayun nga at nakatambay naman ang lalaki sa bookstore na iyon upang samahan ang dalaga sa pagbabantay. Doon nga ay hindi naman nasayang ang oras ni Jaguar sapagkat enjoy na enjoy siyang magbasa ng mga librong naroroon. Panay naman ang lihim na pagsulyap ni Lulu sa binata habang nagbabasa ito. Nakasalampak ito sa sahig habang abalang-abala sa pagbubuklat ng librong iyon. Naroon naman sa counter si Lulu at hindi niya maiwasang hindi tignan ang gwapong si Jaguar. Hi Jaguar, bakit ba mas lalo pa akong nai-inlove sa'yo? Paano ko ba aaminin ang nararamdaman ko? Tsaka ang pangit naman tignan kapag ako na babae, ang unang aamin sa nararamdaman ko para sa isang lalaki. Hi Jaguar, sa pinapakita mo sa'kin, hulog na ako. Kung mahal mo ko, magsabi ka naman. Please? Bulong pa ni Lulu habang nakatitig kay Jaguar. Araw-araw ay naroon na nga sa bookstore si Jaguar. Naging kasakasama siya ni Lulu doon. Hindi naman naiinip ang binata dahil nga hilig niya din talaga ang magbasa ng mga libro. Nang wala namang customer, ay magkasama ang dalawa na nakasalampak sa sahig habang nagbabasa ng mga libro. Anong favorite book mo dito? Bigla ang tanong ni Jaguar. Ah, nako, sobrang dami eh. Pero ngayon ang binabasa ko ay ang The 50 Greatest Love Letters of All Time ni David Lowenhurst. Sagot naman ni Lulu. Ah, okay. Love letters. Okay. Tumatangong sambit lamang ni Jaguar na tila napapangiti pa. Nang sandaling iyon naman ay bigla na lamang napaisip si Lulu. Hala, bakit ganung reaksyon niya? Bakit ba kasi yun ang sinagot ko? Napalunok pa si Lulu at halatang natuliro. Maya-maya naman ay bagsak ang balikat ni Mr. Elsid na dumating. Nang makita ng dalawa ang may-ari ng bookstore ay mabilis silang tumayo. Good afternoon, Sir Elsid! Bati pa nila. Magandang hapon din sa inyo. Nandito ka pala, Jaguar. Mababang boses na sabi ng matanda.
May problema po ba? Nag-aalan lang tanong ni Lulu dahil kapansin-pansin na malungkot ang may-ari. Lulu, pasensya ka na ha. Siguro humanap ka muna ng ibang trabaho. E sasarado ko na itong bookstore. Kukuhanin na ng bangko eh. Hindi ko na alam kung paano isasalba. Alam mo naman na matagal na tayong hindi kumikita. Babalik na lang siguro ako sa Maynila. Ibang-iba na ang mga tao ngayon. Hindi katulad noon. Ngayon, wala nang nagbabasa ng libro. Lahat nasa cellphone na. Naiiyak na sambit ni Mr. Alcid. Lumapit si Lulu sa matanda at saka nito niyakap. Okay lang po yan, Mr. Alcid. Kung may pera lang po ako, tutubusin ko talaga ito. Maganda po ang nasimulan yung ito. Pero kung ano pong desisyon nyo, okay lang po ako. Naiiyak na sambit ni Lulu. Ang bookstore kasi na iyon ay hindi lamang source of income ni Lulu. Dahil sa bookstore na iyon, ay natuto siyang i-appreciate ang mga libro na hindi lamang nagdadagdag ng kanyang kaalaman, kundi naging inspiration niya din. Ang bookstore nga na ito ay tila naging safe haven ng dalaga. Isang linggo bago tuluyang isara ang bookstore ay nagkaroon pa ng clearance sale ang shop na iyon. Maaga pa lang, may ilan-ilang customers na naroon. Kanina pa naman ang tingin ni Lulu sa kanyang relos dahil alas 9 na ng umaga ay wala pa din doon si Jaguar. Madalas kasi ay nauuna pa nga ito sa kanya. Nag-aabang sa pinto ng bookstore at hinihintay ang kanyang pagdating. Madalas may dala pa itong kape at pandesal. Ngunit kakaiba ang araw na ito. Wala si Jaguar. Hindi nagtungo sa shop. Pagkalipas nga ng maghapon ay nagmamadali si Lulu na nagpedal ng bisikleta. Dadaan siya sa mansyon at aalamin kung bakit hindi napakita si Jaguar sa shop. Kinakabahan siya habang nakasakay sa bisikleta. Madaming tumatakbo sa isipan niya. Natatakot siya at hindi maalis ang posibilidad na umalis na si Jaguar. Pagdating niya sa mansyon ay nadatnan niya ang katiwala na kinakandado ang malaking gate. Manang! Manang! Sandali! Humahangos na sambit ni Lulu. Oh, Lulu, ikaw pala! Anong ginagawa mo dito? Wika ng katiwala. Manang, bakit kinakandado mo yung mansyon? Nasaan si Jaguar? Natutulirong sambit ng dalaga. Ha? Hindi mo ba alam? Umalis na siya kaninang umaga. Sinundo ng mama niya, si Doña Ena. Tugon ng ale. Napanganga si Lulu sa narinig. Bumagsak ang kanyang balikat at naglaho na nga ang kanyang kasiyahang dulot ng pagdating ni Jaguar sa Eden. Nanlumo si Lulu at halos mawalan ng lakas ang tuhod niya. Maya-maya ay unti-unting tumulo ang kanyang mga luha. Ngayon niya napagtanto na wala na nga si Jaguar. Umalis ang binata na wala man lang paalam. Iniwan na naman siya. Katulad ng dati, hindi niya alam kung kailan muli itong tutuntong ng Eden. Sa kanyang pag-uwi ay kapansin-pansin naman ang kanyang pag-iyak na agad namang nahalata ng kanyang ina. Anak, anong nangyari? Nag-away ba kayo ni Jaguar? Bulalas ng ina na halatang nag-aalala. Umiling-iling lang si Lulu at saka ito na upo sa sofa. Anak, ano bang nangyari ha? Pag-aalala ni Aling Yoli. Ma, wala na si Jaguar. Umalis na siya ng Eden. Dito ay bumulalas ang mga panaghoy ni Lulu. Umalis na naman siya, ma. Hindi man lang nagsabi sa akin. Patuloy ang paghagulgol niya. Lumapit si Aling Yoli sa kanya at naupo sa kanyang tabi. At saka nito banayad na hinaplos ang kanyang likod. Anak, okay lang yan. Hindi pa naman katapusan ng mundo sa pag-alis ni Jaguar. Ma, hindi siya nagpaalam sa akin, ma. Umalis siyang walang paalam man lang. Ano ba namang yung, hoy Lulu, aalis na ako dito, ayoko na dito sa Eden. Kahit ganun man lang, wala. Patuloy sa pag-iyak niya. Anak, unang-una, ano bang meron kayo ni Jaguar? Pagpapaalala ng ina. Wala, magkaibigan kami. Sagot ni Lulu. Oh, see? Magkaibigan lang kayo. Kung umasta ka dyan, para kang girlfriend. Unless umaasa ka na liligawan ka ng kababata mo. Sambit ni Aling Yoli. Napahinto sa pag-iyak si Lulu at napaisip sa sinabi ng ina. Oh, baka naman. Nabasa na niya ang mga love letters na pinadala ko.
Baka umalis na siya dahil doon. Baka alam na niya na minahal ko na siya simula noon. Baka yun nga ang dahilan. Sabi pa ng dalaga. Posible naman yun, anak. Baka mamaya ayaw niya lang masaktan ang damdamin mo. Kaya mas minabuti niyang lumayo. Mabuti na din yan, Lulu. Para hindi ka na masaktan pa ng lubos. Payo ng ina. Ma, hindi ba ako kamahal-mahal? Hindi ko ba deserve na mahalin? Muling napaiyak si Lulu. Anak, ang pag-ibig hindi natin pwedeng ipilit. Ang pag-ibig kasi, anak, husay ang nararamdaman. Husay ang darating. Ngayon, kung hindi si Jaguar ang nakalaan para sa'yo, dapat mong tanggapin iyon. Pero paano kung hindi pa nga niya nababasa ang mga love letters mo? Paano kung iba ang rason niya sa pag-alis? Anak, huwag kang masyadong mag-isip ng kung ano-ano. Magpahinga ka muna, okay? Dagdag pa ni Aling Yoli. Kinabukasan, huling araw na ng pagbubukas ng bookstore ni Mr. Elsid. Ito na nga ang huling pagkakataon na masilayan ni Lulu ang minsang naging tahanan ng kanyang malikhaing pag-iisip. Nang mga oras na iyon naman ay ayaw muna niyang isipin si Jaguar. Nais niyang namnamin ang mga huling sandali niya sa bookstore. Paano, Lulu? Maghihiwalay na tayo ng landas. Tandaan mo ang lagi kong sinasabi sa'yo. Hindi kailanman matatagpuan ang tunay na kaligayahan sa material na kagamitan. Ang tunay na kaligayahan ay matatagpuan natin sa ating puso. Masaya ako na pinili mong manatili dito sa Eden imbes na makipagsapalaran ka sa Maynila. Dahil kung hindi doon, hindi sana kita nakilala. Salamat sa pagmamahal mo sa muntikong shop. Sana isang araw, magkita tayong muli. At sana, sa pagkikita natin, matagpuan mo na ang kaligayahang nais ng iyong puso. Matalinghagang sambit ni Mr. Elsid. Niyakap siya ni Lulu at saka sila napaiyak. Salamat po sa lahat, Mr. Elsid. Salamat po. O siya, ikaw na magsara ng shop, ha? Kunin mo ang librong gusto mo dyan bago pa ang bangko ang makinabang. Sambit ng matanda bago ito umalis. Pagkaalis ni Mr. Elsid ay muling nilakad ni Lulu ang mga pasilyo ng bookstore. Tinignan niyang muli ang librong madalas niyang basahin. Ang librong hindi mabili. Sa pag-ikot ng kanyang mga mata ay muli niyang kinuha ang paborito niyang libro. Ang 50 Greatest Love Letters of All Times. Sa kanyang pagbuklat ay kaagad naman niyang napansin ang nakaipit na liham sa librong iyon. Sa labas ng sobre ay may nakalagay na kanyang pangalan, Lulu. Napalunok siya at tila kinabahan sa nilalaman ng sulat. Mataimtim niyang binasa ang sulat na iyon. Dear Lulu, sana nasa maayos kang kalagayan habang binabasa mo ang sulat kong ito. Pasensya ka na dahil katulad noon, umalis na naman ako. Sorry kung hindi ako nakapagpaalam sa'yo. Natatakot kasi akong humarap sa'yo dahil baka hindi ako makaalis kapag nakita kita. Lulu, oo, nabasa ko na lahat ng love letters mo para sa akin. Binasa ko lahat ng 99 love letters mo. Wala lang masasaya pa sa nararamdaman ko nang mabasa ko ang mga sulat mong iyon para sa akin. Salamat sa pagmamahal. Salamat sa paghihintay. Gabi-gabi kong binabasa ang mga sulat mo, Lulu, dahil iyon nagpapaalala sa akin ng walang kapantay mong pagmamahal. Salamat sa mga sulat mo dahil nagkaroon ako ng lakas ng loob na mabuhay. Lulu, I have cancer. I have been diagnosed 3 years ago. Noong mga panahon na gusto kong bumalik sa Eden para makita ka lang. Kaya lang dumating sa point na hindi ko na kaya. Mahinang-mihina na ako, Lulu. Pero lagi kong ipinagdadasal na sana pagalingin ako ni Lord para makita ka lang ulit. Our memories of our childhood ang siyang nagpapalakas sa akin. I got better every day, Lulu. Hanggang nanumbalik ang katawan ko sa dati. The doctor told me na mainam na nakapagpahinga ako for some months bago magsimula ang chemotherapy ko. Kaya Mama and I decided na bumalik sa Eden para makapagpahinga. Lulu, sa pagbabalik ko sa Eden, naramdaman ko na mas lumakas ako. Mas lumakas ang loob ko na lumaban. Naging inspirasyon kita para sa laban kong ito sa cancer. Pasensya ka na, Lulu, dahil hindi ko alam kung paano kita sasagutin sa mga sulat mo sa akin. Dahil ang totoo, ayaw kitang paasahin kung hindi din ako magtatagal sa mundo. Ayaw kitang mas masaktan pa kung sakaling mawala na ako.
hindi mo deserve ang katulad ko. Dahil ang isang babaeng katulad mo, deserve someone na malakas at hinding-hindi ka iiwan. Pasensya ka na, Lulu, dahil ayoko na makita mo ako sa ganitong kaligayan. Lulu, kung sakali mang may mangyari sa akin, sana huwag mo akong kakalimutan, ha? Kasi ako, hanggang kabilang buhay, dadalhin ko ang mga alaala nating dalawa simula pagkabata natin. Lulu, mahal na mahal na mahal kita. Simula noon hanggang kamatayan. I love you so much. Ang iyong kababata, Jaguar. Nanlumo si Lulu nang mabasa ang sulat na iyon na galing kay Jaguar. Bumagsak ang buo niyang katawan sa sahig. Bumuhos ang mga luha niyang tila ba walang katapusan sa pag-agos. Ramdam na ramdam ni Lulu ang sakit habang binabasa ang liham na iyon. Labis-labis ang paghagulgol niya at hindi matanggap ang masaklap na nangyari sa kanyang pinakamamahal na kababata. Nabasa nga ng binata ang kanyang mga love letters ngunit gayunpaman, mas naging mas masakit pa ang katotohanan ng kanyang nalaman. Totoo nga na katulad niya, mahal din siya ni Jaguar. Ngunit lubos niya namang naintindihan ang selfless love ng binata. Ayaw siya nitong masaktan kung sakali mang bawiin sa kanya ang buhay na pinagkaloob ng may kapal. Nagbalik sa Amerika si Jaguar dahil nakapagdesisyon na siya na ituloy ang chemotherapy niya at subukan ang bagong treatment ng kanyang mga doktor. Sinabi sa kanya na mabilis siyang gagaling kung magte-take effect ang bagong treatment sa kanya. Ngunit wala mang garantiya kung magiging epektibo ba ito at kung tatanggapin ng katawan niya ang mga bagong gamot na ipapainom sa kanya. Gayunpaman, araw-araw pa din na umaasa si Lulu sa paggaling ni Jaguar. Alam niyang babalik at babalik sa Eden ang pinakamamahal niyang lalaki. Hindi na siya gumagawa ng love letter sa ngayon. Sa halip ay araw-araw siyang nagpupunta sa simbahan upang magnovena para sa tuluyang paggaling ni Jaguar. Wala siyang sinayang na sandali dahil alam niyang pakikinggan siya ng Panginoon. Tiwala siya na darating din ang araw na muling bubungad sa kanya si Jaguar. Sa pagsasara naman ng bookstore ay mas pinili ni Lulu na magsulat muli ng mga tula at mga natatanging novela. Doon nga ay mag-isa siyang nagpunta sa Ibayo upang doon lumikha ng kanyang mga obra. Pagkalipas ng 6 na buwan, hindi pa man sumisikat ang araw ay nagbibisikleta na si Lulu patungo sa mansyon. Madalas niya itong gawin, ang tignan ang malaking bahay na iyon. Nagbabakasakali siya na dumating na si Jaguar. Nang umagang ang iyon ay laking gulat niya nang makita ang isang sasakyan sa malawak na bakuran. Dala ng kanyang pananabik ay bumaba siya ng bisikleta at saka kumaripas ng takbo patungo sa mansyon. Sa bukas na gate ay mabilis siyang pumasok sa loob. Jaguar! Naiiyak na sambit niya habang hinihintay na bumaba ang lulan ng sasakyan. Mas lumakas ang pag-iyak niya nang makita niya na lumalabas ng kotseng iyon si Jaguar. Hindi na siya nakapagpigil at mabilis niyang niyakap ang lalaki pagkababa nito. Jaguar! Umiiyak na sambit ni Lulu. Nagbalik ka! Bumalik ka! Lulu, salamat. Salamat dahil ikaw ang naging inspirasyon ko para lumaban. Naiiyak na sambit ni Jaguar. Tuluyan na ngang nalabanan ni Jaguar ang kanyang sakit. Naging epektibo sa kanya ang bagong treatment na ginawa sa kanya sa Amerika. At tinanggap ng kanyang katawan ang mga gamot na pinainom sa kanya. Sa kanyang pagbabalik, ay isang malusog at malakas na Jaguar na ang humarap kay Lulu. Wala nang bakas ng kahit anong karamdaman at mas lalo pa siyang pinagwapo ng kanyang pagmamahal sa babaeng naging encouragement niya during the process of treating and healing. Maya-maya naman ay dinukot ni Lulu ang isang muling love letter para kay Jaguar. This time, hindi na sa mailbox. This time, harap-harapan na niyang iaabot ito sa lalaking kanyang pinakamamahal. This is my 100th love letter, Jaguar. Nakangiting sambit ni Lulu habang patuloy pa din ang pagtulo ng mga luha. Kinuha ni Jaguar ang sulat na iyon at saka niya ito madamdaming binasa. Dear Jaguar, alam ko na kapag nabasa mo na ito ay magaling ka na. Malakas na parang si Superman. Mabilis katulad nga ng isang Jaguar. Wala na akong mahihiling pa. Kontento na ako
na makita ka. Makita kang malusog at masaya. Jaguar, walang nagbago sa nararamdaman ko. Tulad noon, hanggang kailanman. Mahal kita, Jaguar. Mahal na mahal. Ang iyong kababata, Lulu. Walang humpay ang pag-iyak ni Jaguar habang binabasa ang liham na iyon ng dalaga. Mahal kita, Lulu. Sumbit pa niya. Mahal na mahal kita, Jaguar. Sagot naman ng dalaga. Mahigpit na niyakap ng binata si Lulu. At sa unang pagkakataon, ay hinagkan niya ang mga labi nito. Hindi nagtagal ay nagpakasal ang magkababata. Isang simpleng kasal tulad ng nais nilang dalawa. Simple pero intimate wedding kasama ang mga mahal nila sa buhay. Nanirahan sila sa isang malaking mansyon na iyon. At kalaunan nga ay binayayaan sila ng anak. Naisakatuparan na din ang pangarap ni Lulu. Sa ngayon ay isa na siyang ganap na writer at poet. Naipublish na din sa wakas ang kanyang mga tula at mga inspiring novels. Samantala, nabili naman ni Jaguar ang bookstore sa bayan. Pinaayos niya ito at mas pinaganda pa. Bukod sa traditional bookstore ay may digitally available books na din para naman sa mga kabataan. Sa ngayon, ito naman ang kanyang pinagkakaabalahan. Wala na ngang pagsidlan ang kaligayahan ni na Jaguar at Lulu. Ang dating matalik na magkaibigan na nagkamabutihan. Sinubok man ng tadhana at pagkakataon ay nanatiling matibay at matatag ang kanilang pundasyon. Iyon ay ang walang hanggan na pagmamahal nila sa isa't isa. Pagmamahalang idinaan man sa mga liham na uwi naman sa pag-ibig na inaasam-asam. Wakas! Maraming salamat po sa walang sawa ninyong pagsuporta sa Inday Series. At eto na nga, shout out to Maricel Di Ocampo from Riyadh, KSA, Alicia Alonzo from Damam, KSA, Punot-Punot Gang from Hong Lok Yuen, Hong Kong, Christy Mas from Kuwait, Merly Limon from Athens, Greece, at hello to Concepcion Likigan from Qatar, and My Losa Canillo from Saudi Arabia. Mag-comment lang down below kung may mga suggestions kayo ng mga istorya o mga plot ng story na gusto niyong marinig. Hanggang sa muli!